Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. Ako nga pala si Boo at today may pag-uusapan tayong dalawang guitar effects, Zoom G6 and yung NewX MG30. Pagko-compare natin sila ngayon mga guy. Bibigyan ko muna kayo ng samples nitong dalawang to. Nag-set ako ng Vox preset and Wagner preset sa kanilang dalawa. Ito yung kinalabasan nun.
Ayun, yun yung sample na presets na nagawa ko sa kanila. At ngayon, dumiretso na tayo sa pag-compare sa kanilang dalawa. Unang-una ko ipag-compare sa kanila ay yung kanilang foot switch. Napakahalaga niyan sa mga guitar effects, no? Or sa mga amp modelers. Kasi dyan magbe-base syempre yung ease of use ba natin pag ginagamit natin ng live, diba? Foot switch, para sa akin, thumbs up sa Zoom G6, mga guy. Kasi mas madami, kita naman, mas madaming foot switch ang Zoom G6. And also, mas versatile yung mga function ng mga foot switch na yan. Compared dun sa MG30 na yung dalawang main foot switch niya ay pang bank or pang change lang ng preset, di ba? May iba pang konting function yun pero mas versatile at mas madali talagang gamitin yung sa Zoom G6. At kung gusto nyo mas ma-elaborate pa yan, check nyo yung dalawang videos natin about sa MG30 and sa Zoom G6. Tapos, next ay yung navigation, mga guy. Ngayon naman sa navigation, thumbs up naman tayo sa MG30, mga guy. Kasi napakadaling gamitin ng MG30. Mostly dahil dun sa main knob selector niya na makikita nyo dun sa main device, diba? Yung bilog na malaki dun. And sa Zoom G6 kasi, nakakalito kasi yung interface niya. Nung una kong ginamit, nahirapan akong hanapin kung paano i-edit yung effects, paano palitan yung effects, paano palitan yung order. Samantalang sa new XMG30, kahit hindi ko na binasa masyado yung manual, gets ko na kung paano siya i-edit. So, thumbs up sa new XMG30. Next naman, mga guy, ay yung signal chain. Para sa akin, yung sa signal chain naman, mga guy, tayo silang dalawa dahil may kanya-kanya silang strength and weaknesses. Sa Zoom G6, ang strength niya, kaya niyang mag-add ng 2 or more effects na same type. Example, dalawa or tatlong distortion, dalawa or tatlong delay. Though ang weakness naman niya ay madali siyang maubusan ng DSP. Minsan, nakapaglagay ka nga ng dalawang delay, tapos ang problema naman, limited na yung mailalagay mong ibang effects. Kung gusto niyo ma-elaborate yan, check niyo yung video ulit natin sa Zoom G6. And sa MG30 naman, para sa akin, ang strength niya ay hindi man siya nakakapag-add ng 3 or more delays or distortion, mga ganun. May option naman siya na dalawang distortion, dalawang modulation, and hindi siya nauubusan ng DSP. Kumbaga, nakaset na talaga siya na kaya niyang i-maximize lahat nung nandun sa interface mo or sa preset mo. Hindi ka malilimitahan. Kung ano yung nakikita mong mga effects doon, may i-on mo lahat yun. Hindi ka mag-worry about sa DSP. So, minsan, kahit mas konting type yung mailalagay mo, mas maraming effects ka namang mailalagay. So, plus yun sa MG30. Pero dahil doon, tayo silang dalawa. Next naman, mga guy, ay yung sound quality. Sa sound quality, mga guy, para sa akin, thumbs up sa Zoom G6. Unahin natin yung sa MG30. Maganda naman sana. Medyo may tendency lang siya na maging super bright. Mahahabol mo naman, matitweak mo. Pag direct setup lalo na, maganda naman yung tone na magagawa mo. Pero naranasan ko talaga dito, pag sa live setup, gumamit ka na ng guitar amp, medyo hassle talaga, ang hirap timplahin. Pero once naman na mahabol mo, mahanap mo, kaya naman siyang patunogin na maganda. Pero yun lang, mas natripan ko lang talaga yung sa Zoom G6 na mas realistic yung mga amp models niya, yung effects niya, yung controls niya. And yun nga, sa sound quality, mas totoo talaga sa pandinig ko yung Zoom G6. Ayun, para sa akin yun lang yung mga nag-stand out sa akin na features na pwede nating ipag-compare silang dalawa. Next naman natin, bago tayo matapos, ay yung extra features na meron yung Zoom G6 na wala sa MG30. Tapos vice versa, yung meron yung MG30 and yung wala yung Zoom G6. Ayun, nabanggit na natin kanina, kaya niya mag-add ng 2, 3 or more same types ng effects. Let's say, yun nga, tatlong distortion or apat. Basta kaya ng DSP, pwede mo ilagay yan. Yun, hindi kaya yun ng MG30. Next ay yung wireless function ng Zoom G6, mga guy. Yun nga lang, bibili ka pa nung Bluetooth adapter nila. Pero pag meron ka na nun, pwede ka mag-download ng app, iOS app. So, kailangan mo rin ng iPad or iPhone or MacBook siguro para ma-edit yung Zoom G6 gamit yung phone or ano mo, iPad. Next ay yung touchscreen na available sa Zoom G6. Meron nga siya noon pero honestly, mas yun nga, sa navigation, mas trip ko pa rin yung MG30 eh.
Wireless siya pero hindi ko masyadong trip yung feel, and also nakakalito nga kasi yung ano niya, yung interface niya. So kahit meron naman tong Zoom G6 nito, para sa akin mas okay pa kung ginawa na lang nila yung ginawa din ng new XM G30, yung may main selector knob na ang daling gamitin. Ayun lang yung sa Zoom G6, tatlong bagay na wala yung MG30 na napansin ko. And sa MG30 naman, ang napansin ko isa lang pero napaka-useful, yung Pro Scenes, mga guy. Yun, wala yun sa Zoom G6. Kahit yung scene mode na simple lang, wala siya. Habang yung MG30 para sa price niya, meron siyang Pro Scenes. Ang kaibahan kasi ng meron yan, mga guy, sa isang preset sa MG30, meron kang 3 scenes. Pwede kang mag-set ng iba-ibang setting dun sa scene 2 or iba-ibang klaseng type ng effects. So kahit hindi ka pwede maglagay ng 3 or more delays or distortion, pwede ka naman maglagay ng ibang klaseng distortion or delay or whatever effect na gusto mo, modulation or reverb, or kahit amp, pwede mong palitan dun sa scene 2 and scene 3, mga guy. So ayun, malaking plus yun sa MG30. Ayun, anong conclusion natin? Sinong panalo, mga guy? Para sa akin, ano naman, may kanya-kanya talaga silang strength. Pero sa akin, kasi magbabase pa rin yan syempre sa preference natin, sa tenga natin, sa paggamit natin. Honestly, sa online nakikita ko, mas marami talagang nakakagusto sa new XM G30. Pero ako, personally, nagamit ko sila parehas, mga guy. Siguro sa preference ko lang talaga, mas ano pa rin ako, mas nagustuhan ko pa rin talaga yung Zoom G6. Kasi mahalaga sa akin yung sound quality. Di ba, aling mahirap gamitin, mahirap i-tweak. Basta yung sound quality talaga maganda. Apektado kasi yung mga kabanda mo dyan, lalo na sa live situation. Kung recording lang sa bahay or sa studio, walang problema, MG30. Kahit MG30 lang, wala kang analog pedals, okay lang yan. Pero dahil yun nga, kung sa kagaya kong tumutugtog din sa live setup, mas madali talagang i-tweak and mas maganda talaga yung sound quality na binibigay ni Zoom G6. Para sa akin lang yun, mga guy. And syempre, kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong taste and preference. So kayo, ano bang natripan nyo? Comment nyo lang sa comment section, mga guy. Acceptable naman lahat yan kung nag-agree kayo or hindi sa akin. Comment lang kayo ng kahit ano dyan. And ayun, maraming salamat sa panonood, mga guy. Like, share, subscribe ulit ng Biyahe ni Boo, mga guy, sa Facebook, YouTube, and Instagram na hindi masyadong active. Ayun, mga guy. Maraming salamat. Sana nakatulong to sa mga interesadong bumili ng MG30 and Zoom G6. And maraming salamat ulit, mga guy. See you. Bye, guys.